لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله الحمد والنعمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Right after Ramadan ay Eid al-Fitr. Susunod na naman yung Eid al-Adha. At ang Eid al-Adha ay ibig sabihin yun ay festivity ng pag-sacrifice ni Propeta Abraham sa kanyang unang anak na si Ismael. Ang Eid al-Adha ay ginagawa ang pagkakatay ng kambing o tupa sa ikasampu ng Dhul-Hajj, the 10th of Dhul-Hajj. At before Dhul-Hajj ay Dhul-Qa'ida. At doon sa 29 of Dhul-Qa'ida ay titingnan kung pumasok na ang Dhul-Hajj. At bibili ang karoon ng 10 days. Sa pang-9 ng Dhul-Hajj ay yung Ukuf bil Arafah. Ibig sabihin yon, ang ukop ay you have to stay for a moment or stop in Arafah for a moment sa loob ng pangsiyam ng Dhul-Hajj. So, yun ang pinaka-importante sa Hajji o pilgrimage, yung stay in Arafah. Pag wala yung stay in Arafah, ukop bil Arafah ay parang walang Hajj. Kasi yan pinaka-arkanul Hajj, yung stay in Arafah. After yung stay in Arafah sa magmula ng umaga ng 9 of Dhul-Hajj hanggang Ghurub al-Shams, ibig sabihin ng Ghurub al-Shams ay yung paglubog ng araw, ay we will move to Muzdalifah, pupulot tayo doon ng bato para ibabato doon sa Hajar al-Jamarat. Yung bato na kung saan nagtayo si yung mga satanas na kinukumbinsi nila si Abraham at saka si Ismael na huwag ituloy yung napanaginipan ni Abraham na ang kanyang anak, kaunang-unang anak at kaisa-isang anak na si Ismael ay kanyang kinatay dahil doon sa panaginip ni utos ni Allah through dreams ni Ibrahim na kanyang sinacrifice si Ismael. At sa 10th of Dhul-Hajj, right after yung Dhul-Hajj, pangsiyam ng Dhul-Hajj, ay pupunta ang mga tao sa Mina galing Arafah para batuhin, stoning yung unang-unang Jamarat, ang sabi nila Jamaratul Aqaba, yung pinakamalaki doon. At right after yung stoning, yun, magkakatay ng mga tao. Meron naman na before stoning ay magkakatay sila. Doon sa pagkatay ay yun ang ibibigay sa mga pulubi na pagkain nila. No. Ngayon, sa pagkatay o pagsumbali ay may mga klase yun. Una, yung sabi nila na nusok o kaya dam. Penalty yun sa mga haji na nag-perform sila at meron silang nagawang hindi nila naramdaman na kasalanan o kaya penalty sa kanilang hajj. Isa na yun sa klase ng pagsumbali o pagkatay o pag-slaughter ng kambing o kaya tupa. Pangalawa ay yung korban. Ibig sabihin ng korban na yung pagpalapit kay Allah. Nagsumbali ka ng kambing pero hindi ibig sabihin yun ay meron kang nagawang penalty sa Hajj. Pero kundi pangpalapit yung kay Allah. Ibig sabihin na nagkatay ka para pamigay sa pulubi. Pangatlo ng pagsumbali ay yung akika. Pero iba na yun dahil yung akika ay yung bagong panganak. Tandaan niyo itong pagsumbali kasi maraming mga Muslim na hindi nila alam. Ang akalain nila na yung akika, yun din yung dam o kaya yun din ang korban. Magkaiba yun. Ngayon, sa Dhul-Hajj na pangsiyam ay galing Arafah, ay sa panahon na yon ay ang mga hajj, ang recital nila, ay sasabihin nila, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ibig sabihin yung labbaik Allahumma labbaik ay here I am ya Allah, here I am Allah answering your call, answering your call, here I am ya Allah answering your call. Yun ang ibig sabihin ng labbaik Allahumma labbaik. Yun ang recital o kaya bibigkasin ng mga hajj nagsipunta sa Saudi Arabia doon sa Mina, sa Arafah. Dahil sagot nila yon, sinagot nila yung panawagan ni Allah through Ibrahim na nabangkit sa Quran, na sabi ni Allah, wa'adzinin nasa bil hajj. Ibig sabihin yon, inutusan ni Allah sa Ibrahim na tawagin mo ang mga tao na mag-hajj sila. Yun ang kaya ang mga haji ay sinasabi na labbaik Allahumma labbaik. So after that, yun, pupunta na sila sa Mina at magsusumbali sila. Yung sa pagsumbali na yon ay parang remembrance and remembering what did Abraham did to his son Ismail. Na sinumbali niya para sunod lang doon sa utos na Allah na nung napaniginipan niya. Ngayon, ang isang makukuha raw na pulot-aral ay yung ikaw ay masunurin kay Allah. Magiging masunurin dahil si Abraham ay masunurin kay Allah at tinupad niya yung panaginip niya na utos ni Allah sa kanya na katayin si Ismail. Doon. Tapos, nung gagawin na ni Abraham, na pag ano sa yung knife na yon sa liig ni Ismail, ay sumigaw yung mga malaikat. Allahu Akbar. Kaya pagka Eid al-Adha, ay nagsisigaw din tayo, nagsisigaw tayo na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahil yung mga malaika, at nagsigaw sila dahil doon sa nagtataka sila at nasurprise nila na talagang ginawa yun ni Abraham para sunod lang kay sa kautusan ni Allah. Kaya sumisigaw ang mga haji, ang mga hujad, yung nasa Arafa o sa Mina, ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. At ganun din sa buong mundo, pagka Eid al-Adha, na while we were in nasa oras na magsasambayang na tayo, ay puro yung takbir natin na Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ngayon, sa hajj na naman, ang pinaka-importante doon ay yung ukup bil Arafa. Ang una-una yung niya, magsusuot ka ng ihram, yung puting cloth na susuotin mo. At magniniyat ka. Kasi maaari kang sumuot ng ganun, pero hindi ka man na nagniyat at saka hindi oras ng pag-pilgrimage na the ninth day of Dulhajji. Pero hindi, hajj na naman yun kung ganun. So, habang nandun kayo sa Arafa, at magkikita-kita kayo ng mga iba-ibang nation at magtataka ka dahil millions of people na nandun na iba-iba ang tribu, iba-iba ang nationality at peace ang nakikita mo roon. Iba-ibang nation na hindi naman sila nag-aaway-away, peace ang nakikita mo roon. At saka there is the uniformity, there is the unity, nakikita mo na uniformity dahil lahat nakaputi. There is the unity dahil nagkakaisa sila, isa lang ang binibigkas nila. At ang importante pa doon ay makikita mo na peoples in the eye of Allah are equal. Ikaw man ay director o ikaw man ay commissioner o anong katungkulan na mataas, titingnan mo yung kasama mong haji, nagpe-pilgrims, ay pareho kayo ng suot na puti. Pareho kayo in the eye of Allah. Ikaw man ay mataas ang katungkulan o ikaw man lang ay janitor o security guard, mababa ang klase ng tao, ay sa in the eye of Allah ay pareho kayo doon dahil pareho lang ang suot ninyo, pareho ang binibigkas ninyo. So isa yun sa mga importante na katuruan ng Islam na sa Islam pala ay ang tao in the eye of Allah ay pare-pareho. Isa na yun. Ngayon, pag pumunta naman kayo sa Mina para mag-stunning ay yung first day of Mina, pang-sampu ng Dulhajji, ay isa lang ang i-stunning ninyo doon, ang Jamratul Aqaba. So, right after that, magsusumbali ka, and then the following day, ay tatlong beses ka na naman, yung tatlong jamarat o tatlong stone ang ibabato na mo naman doon sa ano. Pito ang pipiliin mo na bato, na ibabato mo doon sa una. So, the another na jamarat na naman, yung Jamratul Usta, yung sa middle, ay
pito rin. So, yung pangatlo, yung malaki, Jamaratul Aqaba ay pito rin, so 21. So, the following day rin, 21 din. So, nagiging 42. Sunod yung kanina, yung una, yung siyam, ay yung pito ay naging 49. So, ang pupulutin sa Musdalifah. Bakit natin ginagawa yun? Ginagawa natin yun kasi ginawa rin ni Ismail at saka si Abraham at yung sinabi niya sa Quran na yung pagkatay ni Abraham sa kanyang anak na si Ismail ay magiging ad-dabhul adim. Ibig sabihin ng dabhul adim ay yung pagkatay na historical o kaya great dakila ang pag yung occasion na yon, yung event na yon, historical at saka na dakila. So ngayon, right after that, pupunta tayo sa Masjid al-Haram para magtawaf sa Kaaba at magtawaf at seven round doon. At right after that, ay magsasai ka na naman o yung magbumula sa Safa hanggang sa Mina, babalik ka na naman at pag-ganoon, 7 times. Ba't natin ginagawa yun? Ginagaya natin yung nangyari kay Hajar nung pinananganak niya si Ismail na nangangailangan siya ng tubig at tumakbo doon sa galing sa Safa, tumakbo doon sa umakyat doon sa Safa, Jabal Safa, yung maliit na mountain doon na tawag na Safa, at tumakbo na naman doon sa Marwa, kasi akala niya doon ng tubig, narinig na naman, akala niya doon sa Safa. Yung pala, yung tubig ay doon din sa, at the foot ni Ismail, yung Zamzam. Lumabas doon ang air Zamzam. So, ginagaya natin yon. So, 7 times yun. Right after that, ay puputol ka ng buhok, at doon na halal na ang everything sa iyo pagka nagawa mo na yon. Kasi ang importante doon, yung tawaful ifada, tawaful kudum, at saka yung tawaful wida. Ang tandaan ninyo, magkaiba-iba itong klaseng tawaf. Yung tawaful ifada ay yung require yun sa hajj at saka sa umra. Yung tawaful kudum ay yung arrival, ay magtatawaf ka. Ibig sabihin yung iikot ka dun sa Kaaba, yung Baitullah, yung nakikita ninyo sa picture na yung malaking parang square na maitim ang kanyang bungkos o clute na 7 times yun na iikutin mo na. Every time na iikutin mo yun, nang ginawa ni Prophet ay hinahalikan niya yung black stone. Para, ibig sabihin nyo, pag hinahalikan mo yung black stone, ay nagkahalik-halikan kayo na lahat ng mga Muslim sa mundo mula nung panahon ni Abraham at sa hanggang sa matunaw man ang mundo na nandiyan pa rin yung black stone na yon. Ang ginawa ni Prophet Muhammad ay every one circumference ikot ay hahalikan niya. Pero dahil sa dumami na ang tao, ay kahit na yung isara lang, ibig sabihin ng isara, yung demonstration lang, nag-demonstrate ka na, sabi mo, hawakan mo kung maabot mo yon. Kung hindi mo maabot, ay gaganunin mo at hahalikan mong kamay mo. O kaya mag-isara ka na lang na sabi mo, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Natanggap na yun na parang nahalikan mo na rin yung black stone na yun. Pero ibang tao, for the information of the non-Muslim, hindi yung Kaaba, yung black stone ang yung Diyos namin o kaya ang sinasamba namin. Hindi yun. For the information of the non-Muslim. Ang Kaaba na yun, ay doon lang kami humarap pag kami ay nagdadasal for uniformity. Na nagkakaisa kami, na doon kami humarap. Isa lang ang hinaharap namin pag kami ay nagdadasal. Hindi sa ibig sabihin yon na siya ang Diyos namin na mis-inform yung mga ibang non-Muslim diyan na akalain nila na yung Kaaba ang Diyos namin, pero hindi yon. It was built by Prophet Abraham. Kaya meron diyan na hindi masyado na information, wala kakulangan ng information o informative na sinasabi nila na ang Islam ay bagong reliyon after Jesus Christ o after Nabiyula Isa. Pero hindi nila alam na si Abraham, yung pinaka na grandfather ni Propeta Isa or they called it Jesus Christ, na si ay yung Kaaba ay tinayo ni Abraham.
So ibig sabihin, si Abraham ay Muslim dahil ang ebidensya na siyang tumayo doon sa Kaaba na yon, yung nakikita sa yung na mga nakikita ng mga na non-Muslim sa Saudi Arabia na itim na box na nakatayo doon sa loob ng Masjidil Haram. Ang tumayo doon ay si Propeta Abraham, Prophet Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Ang ebidensya na talagang siya ang tumayo doon ay nandoon yung footprint ni Abraham doon sa Makamu Ibrahim. Ibig sabihin yung Makamu Ibrahim, it's an Arabic word which means na the place of Abraham. Na nandoon yung footprint niya doon sa bato na yon. Kung makikita ninyo, nakalagay yon sa glass, tapos may gold yun. Na pag sinilip mo yun doon sa glass, makikita mo doon sa baba na, na yung bato na nakaba, nandun yung footprint niya noon, yung bakas ni Abraham, yung paa niya na naka, may bakas doon. Doon siya nakatayo habang tinatayo niyo yung Kaaba. Halimbawa, maisip ni Abraham na yung hawak niya na blocks na ilalagay doon sa Kaaba ay mismo yung bato na yon kung saan siya nakaapak ang lilipad. Magpo-float yun at pupunta doon sa kung saan ang niya ni Abraham na ilalagay yung hawak-hawak na nablas blocks habang tinatayo niya ang Kaaba. So, isa na yun sa ebidensya na ang relihiyon Islam pala ay hindi bago. Hindi itong after Christianity kasi ang sabi nila, after Christianity daw yung Islam, hindi. Noon pa, before Christianity, before yung mga Hudyo. Kasi si Abraham ang tumayo doon sa Kaaba na yun. Na where we face na gawa namin na kung saan, kapag kami nagdadasal ay doon kami nakaharap. Okay. So, sa muli tayo mag next episode na naman ay meron ako na naman babangkitin sa inyo kung tungkol naman sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The world is a very, very big house. Many people living in many rooms. We must open all the doors up. We must unlock them all today. Throw all the keys away. Here we come, Allah. Here we come to serve you. Here we come, no partner do you have. All praise to you. The universe is yours. Here we come, Allah. Here we come. Ito po si Padre Abdul Hadi Obrero sa ngalan ng Islam in Action Dawa TV. Idul Adha al Mubarak! Allah strings and mountains divide us, but the same fire burns inside us. We must throw the world behind us. With Allah is where you'll find us. Here. Here we come, oh here we come, Allah, here we come to serve you, here we come, no partner do you have, all praise to you, the universe is yours, here we come, Allah, here we come. Here we come, Allah, here we come to serve you, here we come, no partner do you have, all praise to you, the universe is yours, here we come, Allah, here.